Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa atin lahat. Isang masaganang pagpapala para sa atin lahat. Patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng proteksyon sa COVID-19 virus. Pinapanatili niya tayong buhay. Pinapanatili niya tayong sumasamba every Sunday. At napakabuti niya sa atin na lahat ng pangangailangan natin tinutustos sa atin ng Panginoon. Lalo na yung espiritu ng karunungan, mga kaunawaan, kaalaman, espiritu ng kapahayagan, at yung pagnanasa at paggawa na ibinibigay ng Diyos sa atin para lubusan tayo magpakabanal upang sa pagbaba ng Panginoong Jesus, dadatnan niya tayo ang buong iglesia ng Palating Bishopric na banal at walang mamamatay sa atin at walang ma-infected ng virus. Kaya maraming maraming salamat sa Panginoon. At patuloy siyang nagbibigay sa atin ng mensahe na ang mensahe binibigay niya sa atin ay mga kapahayagan ng Panginoong Jesus na binibigay niya sa mga kanyang mga lingkod. Merong mga favorite verse ang sanlibutan na yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Ito ang kalooban ng Diyos na gusto niya na mailigtas niya lahat ng kanyang nilikha. Subalit hindi naman lahat ng nilikha niya ay may pananampalataya at gugustuhin ang gusto niya. Kaya naman kailangan na gumawa ng paraan ng Diyos para mailigtas niya ang kanyang sansinukob, ang nilikha niya mga tao. At ang pakaparaanan nga nito ay yung pagiging born again. Sapagkat nung isilang tayo dito sa lupa sa pamamagitan ng laman, ay walang laman na makakapasok sa langit. Walang butot laman na makakapasok sa langit, kaya kinakailangan i-born again ang lahat. All must be born again. Except a man to be born again, he cannot enter and cannot see the kingdom of God. Basahin natin yung mga talatang yan. John 3:5. Sumagot si Jesus, simulan natin sa 3 hanggang 5. At saka niya sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok bagay siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina't ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ipanganak ng tubig at ng espiritu. So we must be born of the water and of the spirit. So kinakailangan na maipanganak tayo ng Ama, na maging anak niya, ang Ama ng mga espiritu. Nasa Hebrews 12:9 yan. Mamaya babasahin ko. Ngayon, ipinanganak ng tubig, ipapanganak tayo sa salita ng Diyos. Kakaroon tayo ng isang bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo, ng salita ng Diyos, sapagkat ang laman ay laman nga. At hindi pwede makapasok ang isang taong makalaman pagkat siya'y makasanlibutan at meron siyang karnal na kaisipan. So kinakailangan maborn again ang tao. Hindi pwedeng hindi dadaan siya sa regeneration para mailigtas siya ng Diyos pagkat ito ang kaparaanan ng Diyos. And whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. So maniniwala tayo, mananampalataya tayo sa Ama at sa Anak kung ano ang ginawa ng Ama sa pamamagitan ng Anak ng kaligtasan. So binigyan tayo ng free will, ang lahat ng taong nilikha niya may free will. Para walang sisisihin kasi binigyan ka ng kalayaan. Pipiliin mo ba na piliin mo yung gusto ng Diyos, yung kaparaanan ng Diyos, o yung kaisipan mo rin, kaparaanan mo? So nasa iyong pagpili yon. Ngayon, ang sino mang sumasampalataya ay maliligtas. So pipiliin mo na ngayon na sundin yung kaparaanan ng Ama. At ang paraan niya ay si Kristo, ang kaligtasan. At binigyan niya tayo ng isang bagong buhay, isang bagong pagkatao, na ito'y palakas ng palakas. Habang dumatagal ang panahon, nag-iidad tayo, humihina yung katawan natin. Nasa ano yan? 2 Corinthians 4:16. Kaya nga hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, pagkataong labas, itong ating katawan, itong laman na pinananahanan ng lahat ng kasalanan,
pahinado yan. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. So yung inner man, yung bagong pagkataong binigay ng Diyos sa atin, binabago yung kaluluwa natin araw-araw. From faith to faith, from glory to glory. So tinuturuan tayo ng Diyos araw-araw na sundin ang salita ng Diyos hanggang sa mabuo sa atin si Kristo. Hanggang sa pagdumating na ang Panginoong Hesus, makukumpleto na tayo. Mabubuo na si Kristo sa atin bilang siyang ulo at tayo ang katawan, na tayo mga anak na ng Ama sa Espiritu, sabi sa Hebrews 12:9. Bukod dito, tayo ay nagkakaroon ng Ama ng ating laman upang tayo parusahan. At sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo pasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo mabubuhay? So kailangan i-born again ka in the Spirit para makapanahan ng Espiritu Santo sa atin, ang Ama ng mga Espiritu, ipanganak niya tayo. So we are born in the spiritual manner from above. Kaya sabi nga ng sa kasulatan na yung bumaba, nanggaling sa taas yun. Tsaka lang aakyat. So ibig sabihin, kailangan may bumaba muna sa atin para tayo makaakyat. Kasi isinilang tayo dito sa baba, ay makasanlibutan tayo, makalaman tayo. So hindi tayo makakaakyat sa langit yung unang kapanganakan. Kaya kailangan i-born again, from above, sa Ama ng mga Espiritu. Upang sa ganon, mabuhay tayo sa Espiritu. Galatian niya, nakasulat sa Galatian. Galatians 6:8. Sapagkat ang naghahasik na sa kanya sariling laman, sa laman mag-aani ng kasiraan. Dadapat ang naghahasik na sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So sa pamamagitan lang ng Espiritu Santo tayo makakapanahan sa kabanalan at aani tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Ama, I am holy, you must be holy. So kailangan banalin muna ng Ama at sino man tatawagin niya. At pag nabanal siya, i-justified yung Spirit. Sabi sa Hebrews 12:23 yun. Justified in Spirit. So binanal na yung Espiritu sa atin, ang babanalin naman yung kaluluwa. From faith to faith, from glory to glory. Yun yung regeneration process ng Titus 3:5. So dapat dadaan tayo dun. Pagpapabanal ng Espiritu Santo, pababanalin ang ating kaluluwa, na magagawa lang ito kung nabanal na muna ang Espiritu. Kung magkakaroon muna tayo ng pagiging born again, sabi dito na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. So ito yung paraan para mailigtas tayo ng Diyos sa muling kapanganakan, kasi hindi pwede yung unang kapanganakan nga Kaya all must be born again in the Spirit and the water. Ipapanganak tayo sa pamamagitan ng Espiritu, ipanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at sa muling kapanganakan at sa pagbabago sa Espiritu Santo. So yung banal, magpapakabanal-banal. Hindi ka naman pwedeng mabanal kung hindi mo na nabanal yung Spirit at binigyan ka ng bagong pagkatao para makapanahan ng Espiritu Santo sa ating Espiritu pagkat hindi nasuwail yung Espiritu natin. Basunuri na. Yun yung prayer ni David sa Psalm 51:10. Lighaan mo ako ng isang malinis na puso o Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. So malinis na puso, ibig sabihin isang bagong buhay. Isang malinis at banal na buhay. Yun ang bagong pagkatao na ibinigay para mailigtas tayo ng Diyos. Pag hindi ka maboborn again, hindi ka mabibigyan ng isang bagong buhay o isang malinis na puso, at hindi ka mabibigyan ng renewed spirit o yung pinabanal na espiritu. So wail pa rin ang espiritu mo, makasanlibutan ka pa rin, makasarili ka, hindi ka pwede mailigtas ng Diyos. Kasi wala nang hatol sa sino man na kay Kristo Jesus na nabubuhay na sa Espiritu at hindi sa laman. Romans 8. Itong pagliligtas na ito ay ginawa ng Diyos sa atin dahil hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ang Diyos lang ang pwede magligtas at siya ang gumawa ng kaparaanan. Ngayon ang gagawin natin, mananampalataya tayo sa paraan ng Diyos. At ang paraan ng Diyos, ang daan ng Diyos papunta sa Kanya, si Kristo. Ang salita ng Diyos.
Gusto kong basahin itong Tagalog pero kukumpletuhin ko kasi kulang to sa Tagalog eh. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. So kung nabubuhay tayo sa bagong pagkatao, hindi tayo mabubuhay sa laman. Kung hindi mabubuhay tayo sa Espiritu. There is no more condemnation to those who are in Jesus Christ, who walk not after the flesh but after the Spirit. Yung nabubuhay nang hindi sa pamamagitan ng laman o dating pagkatao, kundi mabubuhay na sa Espiritu, sa kabaguhan na ng Espiritu, in the newness of Spirit. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay, na kay Kristo Jesus, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So wala na kapangyarihan sa atin ng kamatayan at ang tibo ng kautusan. Ibig sabihin, hindi na tayo nabubuhay ngayon sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pananampalataya. Kay Kristo Jesus, pinalaya na rin tayo sa kamatayan. Mamatay man ng katawan lupa, bubuhay niya ang ating espiritu at kaluluwa. So walang kamatayan, walang second death tayo. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyon lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman sa kasalanan. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na tayo nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon na sa Espiritu. So, ginawa ng Diyos to para makalakad na tayo ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Ngayon, ang pipiliin mo, mabuhay ka sa bagong pagkatao para masunod mo gawa ng Espiritu. Kung pipiliin mo pa rin ang dating pagkatao mo, mabubuhay ka pa rin sa laman, nahatulan ka. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Dadapot ang ayon sa Espiritu sa bagay ng Espiritu. So, ang bagay ng Espiritu, sabi sa John 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So, para tayo magkaroon ng masaganang buhay at buhay na walang hanggan, mabubuhay tayo sa Espiritu. Sa laman, walang pakinabang eh. Yung unang pagkasilang natin, yung ating pagkatao dito, born of the flesh, walang pakinabang dun eh. Pupunta sa impyerno yung lumang pagkatao. Para mailigtas ng Diyos yung ating kaluluwa, kasi napag-aharian to ng lumang pagkatao, napako sa krus ang Panginoong Jesus, kahama ng dati nating pagkatao, pati mga gawa nito. So wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Makakapamuhay na tayo ngayon sa kabanalan. Romans 6:22. Dadapat ngayon laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin na ng Diyos, kayo ay mayroon ng bunga sa ikababanal. At ang wakas nito, ang buhay na walang hanggan. So kung mabubuhay daw tayo sa pamamagitan ng Espiritu, meron tayong buhay na walang hanggan. Ang wakas nito, buhay na walang hanggan. Eh. Kasi ang patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos ay patuloy na paglakad sa Espiritu, katulad ni Enoch, ni Rapture siya. Eh. He is walking with God. Eh. 365 years old si Enoch nun eh. Walking with God, inagaw siya ng Panginoon, rapture siya, buhay. So, ganun din tayo, buhay din tayo, ra-rapturein, hindi tayo mamamatay. Hindi tayo magagalaw ng COVID-19 virus na to, sapagkat protektahin tayo ng Diyos, nabubuhay tayo sa bagong pagkatao. At yung lumang pagkatao natin, itinatakwil na natin yun. Sabi sa Romans 6:6, na nalalaman natin. So, meron tayong kaalaman. Alam natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakit niyang napako sa krus. Upang ang katawang salarin ay magiba at huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kasi ang lahat ng kasalanan nananahan sa katawan. So, hindi tayo maalipin ng katawang ito. Kailangan gibain eh. Kailangan ipako sa krus eh. Yun ang sinulob ng Diyos. Ipinako ang dating pagkatao, pati gawa nito, hindi na tayo alipin ng kasalanan. May bunga ngayon tayo sa ikababanal. Kaya kailangan iwanan natin yung datihang pagkatao, sabi sa Ephesians 4:22. At yung iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang datihang pagkatao na sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. So sumama na sumama tayo nung maliit pa tayo, banal tayo.
inosente tayo sa kasalanan. Nung nagkaroon tayo ng pag-iisip, nagdi-desisyon na tayo ng gagawin natin, doon kumilos ang kasalanan. Nagkasala na tayo, sumama tayo na sumama, hanggang sa tawagin tayo ng Diyos, nilinis ang lahat ng kasalanan natin, hinugasan ang dugo ni Kristo dahil sa ating pananampalataya, binigyan tayo ng bagong pagkatao. Inalis na niya yung dating pagkatao. Kaya ang kailangan natin gawin ay ito. At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kasi kailangan para mabanal ang kaluluwa, magbago tayo ng pag-iisip. Pag-iisip na ni Kristo. Kasi yung kaluluwa natin, kailangan banalin eh. Ang binanal lang kasi yung espiritu. Justified yung spirit na yun ng sumampalataya. Eh may kaluluwa tayong ililigtas pa eh. Kailangan mabanal yon, mababanal lang yon. Kung magbabago tayo sa espiritu ng ating pag-iisip, ibig sabihin pipiliin mo na na mabuhay ka sa bagong pagkatao, hindi na sa dating pagkatao. At kayo'y magbihis ng isang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So ang pagkakalika sa atin ng Diyos ngayon, yung life resurrected Christ na binigay sa atin, ayon na sa kabanalan at katuwiran yon. Makakapamuhay na rin tayo katulad ng pamumuhay ng Panginoong Jesus. At ang pamumuhay ng Panginoong Jesus ay pamumuhay ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Lahat ng inutos ng Diyos sa Kanya, ng Ama, tinupad ni Kristo hanggang sa kahuli-hulihan sa krus. Namatay siya sa krus na natugon niya. Consumatum est, it is finished. Ganon din tayo. Tatapusin natin ang landasing ibinigay ng Diyos sa atin at meron namang umaagapay sa atin. Araw-araw binubuhat din ng Diyos ang ating krus. He is the author and the finisher of our life. Kaya wala tayong dapat ikabahala, wala tayong dapat ikatakot. Manood lang tayo mga kapatid. Manood lang tayo kung anong gagawin ng Diyos sa mundo. At ito na yung huling panahon na sinusubukan na ng Diyos ang lahat ng nananahan sa lupa upang tawagin na niya ang lahat na sa Kanya. At lahat ng mga anak niya ngayon sinusubukan sa pananampalataya dumadaan sa bautismo ng apoy para lumakas, tumibay, maging matatag. Para sa pagbaba ng Panginoong Jesus, dadatnan tayong banal. Tayo yung matatalinong tinayo ang bato sa ibabaw ng bato. Humukay ng malalim na pundasyon at tayo nga ay nabubuhay na sa kalooban ng Diyos. Pinipili natin mabuhay sa salita ng Diyos. Kaya pinagpapala tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. At hindi lang yan, hindi lang proteksyon ang ibibigay ng Diyos sa atin sa huling araw na to, basagan ang pagpapala mga kapatid. At hindi nyo napapansin nga eh, habang nagugutom man sanlibutan, tayo'y masagana sa lahat ng bagay. Hindi tayo nawawalan ng pagkain, hindi tayo nawawalan ng suporta. Pag tila mauubos, darating ka agad. So, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, mga kapatid. Magtiwala lang tayo lagi sa Diyos. Trust in the Lord with all of our heart and do not lean in your own understanding. Huwag tayo umasa sa datihang pagkatao, yung dati nating karunungan, katalinuhan. Umasa na tayo sa paraan ng Diyos, sa buhay na binigyan niya sa atin na isang bagong buhay at pagpalain kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Amen.